Hello mga gala, good morning po sa inyo. It's me, Mark Lasaka, and welcome back to my channel. So ayan mga gala, no, alas 4 pa lang ng umaga, talagang gumano na talagang mata ko, dumilit na talaga. So maaga akong nagising at maaga din akong gumawa ng aming agahan or breakfast. So ngayon naman mga gala, no, andito ako ngayon sa mga flowering plants ko, ayan sa likod. So ngayon, yan ang topic natin ngayon, yan ang content natin ngayon, pag-uusapan natin ang Cymbidium or boat orchids. Kung meron kayo nito mga higala, magbibigay ako ng tips kung paano sila alagaan, kung paano sila mamulaklak gaya nito. Ang dami talaga mga mulaklak higala. Diba ang gaganda nila? So, bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa every upload ko. So yan po mga higala, no, ang namulaklak ko mga Cymbidium ngayon, ayan, isa talaga to sa mga paborito kong orchids mga higala ay, ayan, ang ganda o, tingnan nyo naman mga higala. Ayan, di ba ang ganda? So ang Cymbidium mga higala po ay also known as boat orchids o pamilya po siya ng Orchidaceae, namumulaklak po talaga sila. Pasensya na po kayo sa aso ng kapitbahay namin, medyo maingay po mga higala. So ayan, ito po. Ito talaga mga higala, tingnan nyo ito mga higala, di ba? Sa isang pat, tatlo talaga ang bulaklak niya. So, ayan, di ba? Ang ganda mga higala, oh. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano alagaan itong mga Cymbidium. Ang Cymbidium po ay can thrive indoor and outdoor. So, pwede siyang ilagay nyo sa indoor, pero kailangan po nila ng bright light. So, kailangan nila ng bright light para mamulaklak po sila ng ganito mga higala, oh. So, ang ginagamit kong medium naman mga higala ay loose and well-drained soil. Kailangan lang ng carbonized rice hull at saka vermicast kasi kailangan nila ng matabang soil. So, ang ayaw naman ng Cymbidium mga higala ay yung palagi silang basa. So, kailangan talaga well-drained soil ang gamitin natin. Ayaw na ayaw nila yung hindi bright na area. So, kailangan talaga ilagay sila sa bright or outdoor area. Pero pag namulaklak naman mga higala, pwede natin silang ilagay sa pot at ilagay natin indoor para decoration sa ating mga bahay mga higala. Diba, tingnan nyo naman gaano kaganda ang mga Cymbidium mga higala, no? Tripod lang ginagamit ko ngayon dahil wala tayong cameraman. Pero ito talaga gusto kong i-share sa inyo mga higala dahil isa ito sa paborito ko na orchid at first time ko po talagang makita ang mga Cymbidium ko ng ganito kadaming mga bulaklak mga higala, no? So, ngayon naman ay i-share ko naman sa inyo kung paano ko sila inalagaan. So dito naman meron tayong tatlong stock ng bulaklak, 'di ba? Ang dami mga higala. So yung iba meron namang tag-iisa, merong tagdadalawa, at yung iba naman dito ay hindi pa namumulaklak. Pero ngayon, feeling ko mamumulaklak silang lahat mga higala. So ayan, nasa likod ko rin ang iba, 'di ba? Ang daming mga bulaklak mga higala, no. Ang Cymbidium po mga higala ay ang dami pa lang species, no. Nag-research kasi ako, 'di ba? Siyempre, magre-research tayo. So, ang research ko po ay meron itong 55 species. Meron itong 16 further hybrids in the wild. Dati pa pong mahal itong Cymbidium mga higala, no? Kasi naalala ko mga 2018, nag-ask ako sa isang reseller or ask ako sa online ang other variety nito kasi ito yellow lang ang itong akin. So, yun ay meron siyang pink, meron siyang yellow na may red sa gitna. So, nag-ask ako talaga, nagtanong ako kung magkano ang Cymbidium niya. Ang presyo po ay 3,500. Meron lang dalawang mga apat lang na babies, no? So, pero meron na siyang bulaklak. So, 3,500 po yun. Mga 2018 pa yun, ha? So, mahal. Paano nang kaya ngayon? Siguro, sobrang mahal na ng presyo ngayon, di ba? Medyo mataas ang pricing or market value ng mga halaman ngayon, lalong-lalo na sa mga orchids mga higala. So ito namang Cymbidium ko ay medyo naparami ko na rin. Hindi naman masyadong marami mga higala, medyo lang. Meron akong 15 pots nito at itong 7 naman mga higala ay meron na silang mga bulaklak, no. So napakaganda talaga ay sobrang na-excite ako. So naisipan ko, share naman sa inyo yung naranasan kong pag-aalaga nitong mga Cymbidium. Yung iba naman ay medyo nadadalian lang sila sa pag-aalaga. Ako naman medyo nahirapan ako sa pag-aalaga ng mga Cymbidium, no. So, base sa experience ko rin, para mamulaklak itong mga Cymbidium yung mga higala, huwag niyong kuhaan ng babies. Hayaan niyo lang tumubo yung mga babies niya. Kung gusto niyo namang paramihin itong mga Cymbidium yung mga higala, no, kunan lang niyo ng mga babies. Ang dali lang naman yung kunan ng babies. At minsan,
Tingnan din natin or i-check din natin kasi inaatake din ng mga aphids itong mga bulaklak niya. So kailangan din i-spray ng mga pesticide. Ang ginagamit ko namang pesticide mga higala is Trent, no, or kahit anong pesticide pwede na yan. So, ang ratio po ang ginagamit namin ay 3 tablespoon of pesticide at ang water naman ay 16 liters. Ayan, pwede na yung i-spray nyo sa lahat ng mga halaman nyo para hindi atakihin ng mga peste or kahit anong uod para hindi po masira ang mga halaman natin mga higala. So dito naman mga higala, no, yan na po ang mga bulaklak niya. Meron na po siyang mga sepals at petals. Ayan, so ako ang teacher nyo ngayon. So makinig ka nga, kukurutin talaga kita. So yan po. At dito naman sa pinaka-stem niya mga higala, ayan, kita natin. Dito naman sa pinakapuno meron dyang sodo bulbs. Ayan. Sodo bulbs po yan. Yan po. Ito pong parang mga bilog-bilog na ito. Dyan po tutubo ang mga babies niya at mga saha niya or dito sa gilid-gilid. Ito palang simbidyo mga higala, no. Sensitive po sila sa direct sunlight. So, wag nyo po silang ilagay sa direct sunlight. Bright light lang. Bright light lang para hindi po maganito. Ayan, sunburn po yan. Medyo nasunog po ang dahon niya dahil nalagay ko po sila sa medyo mainit na lugar. Pero, I'm so blessed naman mga higala dahil nilabanan naman nila, no, at nagbigay sila ng maraming mga bulaklak mga higala. So far, healthy naman yung mga ibang leaves niya, pati na rin dito sa iba. So, diba? Ang ganda mga higala, oh. Ito naman ay isa lang yung bulaklak niya, pero sobrang daming babies niya. After siguro nito mga mulaklak mga higala, no, siguro i-propagate ko na sila or i-separate ko na yung mga babies nila at maparami na rin natin. Para sa akin, no, hindi naman seasonal or once a year na mumulaklak itong Cymbidium. Pag gusto na talaga nilang mamulaklak ay namumulaklak talaga sila. So ayan, di ba? Itong Cymbidium higala ay meron itong mga matataas na dahon. Meron itong strappy grass-like leaves. Ayan. Iba po sila sa mga orchid. Yung ibang kasing mga orchids mga higala, no, kailangan nila ng mga bunot or mga coco husk. Pero ito naman, ang Cymbidium naman mga higala ay gusto nila ng soil. Gusto nilang soil like ground orchids. Ayan. Parang parehas lang sila ng ground orchids kasi gusto nila ng soil. Pero iba pa rin sila sa mga usual na mga orchids na kailangan talaga natin ihang or kailangan natin ididikit sa mga kahoy. But this one, gustong-gusto ko talaga sila kasi pwede talaga silang ilagay sa iba't ibang area. Gusto ko talaga sila, no, kasi unique sila, unique as in unique sa mga orchids. Bakit ba mga higala, no, ang mahal ng mga orchids, no? Siguro hindi naman kasi masyadong madaling mag-alaga ng mga orchids. So ito talaga sila ay inaalagaan ko at pinaparami ko para marami pa tayong ganito kagandang mga Cymbidium mga higala. Gusto ko rin mag-collect ng ibang variety ng Cymbidium. Yung ibang kulay naman kasi merong pink, may white, may green, may violet, may brown. So, kagaya din ng mga strap bandas, ng waling-waling. Meron na din silang mga tissue culture at meron na rin mga maraming klaseng kulay ng mga bulaklak nila. So, this one or itong akin ay yellow lang pero sobrang ganda na talaga niya mga higala ay as in yung makita mo sila mahuhook talaga ang mga mata mo at mag-heart-heart talaga yung mga mata niyo mga higala kasi ito pa lang mga flowers niya can last to 6 to 8 weeks. So ayan, mai-enjoy mo tong mga flowers niya 6 to 8 weeks. So namumukadkad po itong mga bulaklak niya upward, simula siya dito sa ilalim at papunta na siya sa itaas. Ayan, ito naman ay tingnan niyo itong nasa ibabaw, hindi pa siya na namumukadkad. At dito naman siya sa baba, talaga ay sisimulang mamumukadkad. Kasi kahapon nililinis ako dito kasi naisipan ko talagang mag-vlog kasi gusto ko talagang i-share to sa inyo na ito ang Cymbidium ko at nililinis ako dito. Sabi ko, parang may mabango. So ito pa lang mga Cymbidium na mga bulaklak ay meron siyang scent or amoy na magandang amoy, hindi mabahong amoy, no. So ako po yung mabahong amoy. So sabi ko merong mabango. So nilapitan ko itong Cymbidium at talagang inamoy ko. Ito pala meron siyang parang lumang perfume, yung mga lumang perfume. Hindi ko talaga inexpect na meron siya talagang amoy or merong amoy ba?
meron siyang mabangong amoy. So, ayan. So, kayo mga igala, mag-comment kayo below kung anong cymbidium na variety ang meron kayo. So, ayan mga igala, before ko end tong video na to, syempre, kailangan natin i-shoutout ang ating mga higala dahil always yan silang nanonood. So, shoutout to Flora Miranda from San Pedro, Laguna. Maria Heidi Pusadas. Lea Belaguera from Singapore. Teresita Yvonne Cabigon from San Fernando. Erlinda Truscott from Davao City. Christian Estanio. Ayan. So, that's it for today's video mga higala. Sana meron kayong natutunan no sa cymbidium na topic natin ngayon. Nice ko rin magpasalamat or i-shoutout ko si Sir Doyet Stan dahil ayan sir, sinuot ko na pong binigay niyong t-shirt. maraming salamat Sir Doyet Stan dahil sinuot ko na po itong binigay mong t-shirt. Ayan, napakaganda at sobrang bagay po sa akin. So, I like mga black na mga t-shirt no. So, thank you Sir Doy at pag-ingat ka dyan po sa Hayward, California. So ayan mga igala, that's it for today's video. Sana nang-enjoy kayo sa video ko ngayon at meron kayong natutunan about cymbidium mga igala. And sa susunod, abangan nyo na naman ang mga propagation videos ko kasi hindi ako makapag-propagate ngayon kasi ngayon umaga, mainit at paghapon naman ay umuulan. So pag-propagation talaga, ayaw na ayaw kong nauulanan ang mga propagation ko. So ayan mga igala, maraming salamat po sa panonood nyo at mag-ingat po kayo. God bless us all and see you to my next vlog. Bye-bye! Ayun o, nagbabay-babay.